Pamilya Chat. I know marami sa inyo ang naghihintay para makakwentuhan ng mga guests natin for today. So, without further ado, let us all welcome PBB teens Marco, Christian, and Vivery! Hi guys! Welcome sa ating Kapamilya Chat. Sino yung mga yung first-timer dito? Si, lahat ba kayo nakapag-chat na dito? Apo. Oh, lahat na sila nakapag-yesa. So, yung mga questions natin ngayon, syempre, fresh na fresh, galing sa mga netizens natin na inabangan talaga kayo para makachat kayo. So, ang unang tanong nila, alam naman natin na this season, tama ba? This season is the longest season na nagstay yung mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. So, how does it feel to be a part of this season, ng PBB? Syempre po nakakatuwa kasi hindi ko po talaga inaasahan na ganun po siya kainaabangan ng mga taong bayan. As in like, nung paglabas ko po parang marami na nagsasabi na yung season nyo ang may pinakamatagal na season. Tapos parang, syempre nakakatuwa po na parang it's an honor. Christian. Ano po, parang it's a really big honor to be a part of the longest season of PBB po. Kasi parang we got the chance to show who we truly are and parang we got to make our mark po sa PBB kasi parang it's the longest season, parang it's an honor to be part of it kasi parang yung parang just to be with the housemates and to be in PBB is a really big honor, but being part of the longest and so probably naman parang the best season pero for us kasi we were in there, tapos yun po parang sobrang masaya po talaga na parang we got to be a part of it. Marco. Masaya po. Yun na yun. Ganun siya kasaya. One po. Ayos kasi, syempre kahit matagal o madali lang ang season, kung sino na nakapasok, kahit yung maikli lang na time, ibang experience eh. Hindi parang sa outside world na, ang dami mong kailangang isipin. Pag nandun ka na, parang kung i-enjoy mo talaga, parang paglabas mo, gusto mo talaga na inarang ang mundo mo. Kaya sobrang kahit pinaka-longest, pero feel ko na kahit hindi, kung yung sa amin hindi magiging long, kung lumabas agad ako, feeling ko na matatandaan ko pa rin yung kasayahan ko sa nung nasa logo. Maganda talaga po. Ano ba yun? Sa loob ng bahay ni Kuya, of course. Ang pinaka-major na tanong ng mga netizens and of course ng mga Kapamilya fans out there is, dahil nalalapit na ang Big Night, ito na. Ito na yung question, you only have to say one name. Para sa inyo, who is the big winner? Who deserves to win sa Big Night? Viver. Para sa akin po talaga, sila lahat. Pero since kailangan talaga merong pangalan na banggitin, para sa akin po si Hira. Pero sabihin ko si Ate Cora po. Cora. Okay, bakit si Cora ang napili? Si Ate Cora po kasi talaga hindi po siya takot na magalit. Kumbaga para hindi siya natatakot na ipakita kung ano yung nararamdaman niya, kung ano yung gusto niya iparating sa mga housemates. Yun talaga yung sinasabi niya. Hindi siya takot na mahusgahan. Kasi yun, parang nagpapakatotoo talaga siya. I mean, siguro lahat naman, pero yun talagang gusto ko na yung personality niya, strong personality. Cora, okay. Christian, for you. Ano po, gaya nga po na sabi ni Pivory, para sa akin po talaga is lahat sila. Kasi they have their own uniqueness, strengths, and weaknesses. Kaya po, they have their own different and equal chances of being a big winner. Pero since kailangan po namin pumili ngayon, and siguro po pipiliin ko si Cases po. Kasi nakita ko po from the start, siya yung tipong parang super innocent po siya. Parang wala po siyang alam, ganun. Hindi naman siya walang alam. Parang konti lang yung kaalaman niya po. Tapos parang lahat po ng ginagawa niya, lahat po ng natututunan niya, parang sinustore niya po and tinatreasure niya. Kahit simple lang pong maghugas siya ng pinggan, sobrang saya niya na po kasi may natutunan siya. Tapos, mas nakita ko po po yung quality niya nung, especially yung moment na sinabi niya, embrace the pain. Yun po talaga yun. Kasi when you're inside the house, it's really a roller coaster of ups and downs. Kaya you have to accept whatever comes your way po. Cases para sa'yo. Okay, Marco, for you.
Kuya. Si kuya. Si kuya na po. Ayaw po. Hindi ko alam. Wala kang mapili. Yung una mo lang naiisip, the first name that comes. Actually, dalawa talaga po eh. Okay, sige. Hindi ko kaya magpili sa kanilang dalawa. Okay. Si ano ho? Si Ate Maymay at si Kisses po. Mm. Silang dalawa kasi ibang point nila eh. Pero pareho silang tama. Kaya hindi ko talaga kaya pumili kasi... Pero at least silang dalawa, kumbaga. Oo po, kasi pag pamilya mo sila, syempre parang pag pumili ka, parang may papatayin ka eh. Grabe! Oo, parang grabe. Kasi hindi ko po talaga alam. Pero feeling ko na kung si Kisses or si Maymay, silang dalawang deserving po. Okay. Yung kung ano ko. Dahil nga, syempre, malapit nang magtapos yung Pinoy Big Brother sa season na to, this edition, maraming ulit mga aspiring housemates ang mga ngarap muli, di ba? Wow. Kung magkakaroon man ng another, kumbaga, magkakaroon man ng another edition of PBB. Ano yung advice na maibibigay nyo sa kanila? Especially, who knows, di ba, merong online ngayon na gustong maging housemate and eventually baka makapasok sa bahay ni Kuya. Ano yung tips or advice na maibibigay nyo sa kanila? Ano po siguro? Sige, Christian, ikaw. Siguro po ang one thing na masasabi ko lang po is just be yourself. And huwag na huwag kang mahihiyang ipakita ang talent mo. Huwag kang, excuse me. Huwag mong ikim-kim yung galit mo. Huwag kang magtago ng feelings kasi when you hide your feelings, it tends to burst. Tapos it makes you parang a bad person. Dapat ipakita niyo po talaga yung kung sino po talaga kayo. Kasi yung PBB po is a reality show po siya. Kaya parang kung ano ka, yun po dapat talaga ipapakita niyo po. Next, Marco or Vibery? Same. Okay. Ano, ako yung unang-una ko naisip dahil sa nangyari sa aming dalawa. Unang-una, huwag kayong magbuhos ng tubig sa kahit kanino. Hindi, joke lang. Joke lang. Pero, ano, yung sinabi ko, parang joke lang, pero totoo yun. Yung, it's like a metaphor. Parang, wag, kasi siguro galing ibang bansa, ibang culture. Mm-hmm. Kaya wag mong, parang respect each other. Huwag mong buhusan ng tubig. Hindi, basta sociable. Dapat sociable sa mga kasama nyo. Kasi, ilan lang kayo sa isang bahay. Pagkatapos, magkakaproblema, papaglabas mo, puti na move mo. Kaya na dapat po, dapat kayo'y po, mabuti sa isa't isa. Magtulungan. Hindi yung magkaproblema. Sa mga task, bigay pasensya sa isa't isa. Kung nakulangan kami siguro sa pagka-away namin. Kaya dapat laging matatag, laging malakas, laging mapagbigay. Yun po dapat siguro. Fiverr. Sabi ko lang, medyo cliche siya, pero totoo talaga. Just be yourself. Kasi the whole Philippines or the whole world will judge you. Talaga, yun talaga yung realidad na kahit ano man yung ipakita mo sa mga tao, sa mga housemates, kay kuya, talagang mahuhusgahan ka nila. Pero basta alam mo sa sarili mo na nagpakakatotoo ka. And sulit, syempre, sulitin mo yung time mo nandun ka pa sa bahay ni kuya kasi sobrang memorable talaga yung pagsustay mo dun. Tapos, treasure every moment. Ano pa ba? Yun, just be yourself. And, yun po. Yun lang. Kung babalikan niyo yung mga pinagdaanan niyo sa loob ng bahay ni Kuya, ano yung tingin yung naging most memorable para sa inyo? Yung nagbigay sa inyo ng magka, kumbaga? Para sa akin po, siguro marami akong naaalala talaga pag may nasasabi na ako kung anong gusto kong balikan sa bahay ni Kuya. Pero, yung una talagang pumasok sa isipan ko is yung task ko namin sa Domino, yung 7th lucky task namin. Kasi talagang sobrang
doon talaga tinest lahat, yung 100% patients, yung discarte namin, yung unity namin as a group. And talagang hindi po talaga kami nawala ng pag-asa, kahit alam parang naisip din namin yun sana, imposible na namin magawa yun. Pero sa huli, napagtagumpayan namin at sobrang worth it po talaga yung paghihirap namin. So, ayun po. Christian? Siguro po, the most memorable for me is every week po. Kasi I get nominated every week. Yun po, every week. Gusto ko yung honest ka dun. Kasi yun po, parang I get nominated every week, ganun. Parang siguro po, I was able to make my mark po dahil sa mga league tasks, ganun. Yun nga po, tapos parang hindihan ako ng nickname na parang league task king po. Pero siguro po, yung parang pinakamalaking time na parang na ano po ako is, really, I'll be honest, is yung argument namin ni Marco. Kasi it was the time na parang andun lahat nakatutok lahat ng tao. Even though it was bad, pero I got my mark, parang it doesn't matter for me parang if it's bad or good, but as long as you got to show who you really are, and parang yun po kasi yung pinaka-importante is yung magpakatotoo, kaya yun yung parang pinaka ano, yung moment na parang andun po lahat, klarong-klaro lahat ng emotions, everyone and everything is so honest, kaya yun po yung parang the best part for me, everyone was really really honest. Marco, ano po ulit yung tanong? What is the most memorable for you that happened inside the PBB house? Yung pag-gising mo sa umaga. yung maagang pag-gising sa umaga. Memorable, siguro medyo lahat eh. Kasi starting from the morning, nung unang araw, may matutunan ka pag hindi ka nagising, agad may violation ka na. Pero siguro yung pinaka important, apart yung after nung violation na may natutunan ako dun. Siguro po yung ibigay ang lahat. Ibigay ang lahat sa lahat ng ginagawa mo. Kahit simple yung bagay na naglilinis ka ng bahay, ibigay mo lahat. Huwag ka magalit. Enjoy mo lang. Yun ang natutunan ko from young. Or example, sa mga task, ibigay talaga ang lahat. Kasi kahit mabigo kayo, alam mo na okay ka na eh. Kasi yung kaya mo, binigay mo. Wala kang regrets dapat. Kasi pag nabigo kayo, kahit hindi mo kasalanan, alam mo na parang sa konsensya mo, nasa loob mo parang. Sayang. Dapat dinalingan ko para lahat kami masaya. Ngayon, may weekly budget, may mga kakain kami ngayon, hindi chicheria lang. Kaya laging ibigay lahat sa kahit anong simpleng bagay, kahit maliit na bagay. Kung sa inyo ay parang simple lang, baka sa ibang tao malaki na yun.